Alright mga katalong, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video ay nandito tayo sa Barangay Buhay na Tubig sa Pola. So ipapakita namin sa inyo ngayon yung sitwasyon dito dahil dun sa oil spill na kumalat na dun sa dagat. At talaga namang yung dagat natin ay sobrang baho na. Talagang hindi katatagal dito. Sobrang baho ng langis. Kaya kung mahihirapan tayo ngayon makahuli ng isda. Alright guys, at nandito tayo sa Buhay na Tubig sa Pola. So eto na yung tinakbo ng oil spill. Grabe. Grabe yung amoy pati. Tsaka hindi natin to kayang tagalan. Sobrang baho nung nakakasama sa baga to. Ang dami na oh. Huwaway mga isda dito. Umalat na. Iba na yung kulay oh. Nadikit na dun sa sa bato. And guys, at kung makikita nyo yung tubig, iba. Medyo makinang siya. Parang may rainbow. Ayan na yung gas. Ay yung oil spill. Grabe. Maubusan tayo ng isda na rin. Mahirap mang isda nito ngayon. Kawawa yung mga isda. Iba na itsura yung dating natin, yung dating dagat natin na kita yung ilalim, ngayon ay malabo na oh, dahil dun sa tumagas na langis. Ito yung malaking magiging epekto sa ating mga isda. Grabe oh. Grabe guys yung oil spill. Madikit na, nakadikit na sa tabing dagat, sa mga bato. So ayan guys oh. Dito ay makikita ninyo yung oil spill, ayan sa dagat oh. Kitang-kita nyo naman. Grabe guys. Sobrang baho. Ano mo, stulbaro yung kasama natin oh. Nakahawak na sa ilong dahil hindi niya kaya yung amoy ng langis na nandito sa ating dagat. Ayan oh. Ano, iba ang kulay. Ibang kulay ng dagat natin oh. Grabe. Sobrang pangit ng dagat natin ngayon. Ano kayang magandang paraan dito para mawala tong oil spill na to? May paraan ba? Or hahayaan na lamang? Guys, mula dito sa kinakatayuan natin ay makikita mo na madilaw. Madilaw yung yung tubig. So yun yung oil spill, yung madilaw na yan oh. Kita mo, compare mo dun sa kabila, sa walang oil spill. Napakalayo. Talaga namang ang amoy ay napakatindi rin. Alright mga katalong, nandito tayo sa baybayin ng Barangay Buhay na Tubig. So tiningnan natin yung kalat ng oil spill. Grabe. Yan o, naiitim. Sobrang perwisyo nito sa ating mga isda.
Tsaka lalo na sa mga mangisda. Dahil baka magkamatay ang isda natin. So yung mga mangisda, ano pang mahuhuli? Ayan, at nakadikit na sa bato yung langis na tumagas, oh. So, iba na ang kulay. Medyo malabo na yung tubig. Gawa yan dun sa oil spill. Parang baha, oh. Yung labo na yan, gawa ng langis. Tignan nyo naman, guys, oh. Iba na ang kulay. Right, guys, ito yung nakuha nilang oil spill, oh. Guys, so mula doon sa baybayin sa kabila, so pumunta tayo dito sa kabila at tinignan din natin. So ganun pa rin, mas matindi dito. Grabe, dikit sa bato. Grabe. Yan, guys, oh, yung oil spill, oh. Yan, at kumalat na. Grabe, oh, dami, oh. Ito yung makaka-apekto sa atin, guys. Unang-una sa mga sihi, sa mga shells, tapos sa mga isda. Maaring mag-migrate yung mga isda dito. Nahihirapan yung mga isda ngayon dahil dito sa oil spill na to. Maaring mamatay sila. Bukod pa doon, maaring mag-migrate din nga. Mas maganda kung mag-migrate ay kaysa naman sa mamatay. Ano, grabe ang kapal ng ano, oil spill. Patay ang mga isda dito, pati sihi. Guys, tingnan pa rin natin kung alin yung mga area na apektado. Yung punong-puno ng oil spill. Alright, guys, at ito, tingnan ninyo kung anong nangyayari dito. Itong mga botgo, kung tawagin dito sa amin, ay talaga namang hindi magkaintindihan. Dahil pag naabot sila nung ano, simoy nung hangin, talagang hindi magkaintindihan itong mga to. Grabe ang tindi ng oil spill na to. And guys, from Buhay na Tubig, lumipat tayo dito sa Barangay Bakawan, sa Pola pa rin. So, kalat na rin dito yung oil spill. Ayan, oh. Grabe. Dikit na sa bato. Ano, iba na ang kulay ng mga bato natin dito. Kawawa talaga yung mga sihi, yung mga shells. Maraming mamamatay na isda nito. Ibang klase. Grabing ano, grabe yung dinulot na oil spill nung barko. Talagang ano na, nasa baybayin na ng Pola yung oil spill nila. Grabe yung maidulot nito sa ating mga mangisda at sa mga isda, sa mga seashells. Baka magkameron pa din ng red tide kung sakali, pero wag naman sana. Oh, ngitim. Dikit na dikit, oh. Alright, guys, at nandito tayo sa may tabi ng fish sanctuary ng Bakawan. So kalat na rin dito yung oil spill. Yan, oh.
Grabe. Talagang apektado yung ating mga mangingisda ngayon. Mahirap kumain ng mga sihe or seashells dahil baka magka red tide. Magkasakit tayo dito. Yan oh. Grabe oh. Parang baha. Iba na yung kulay ng tubig eh. Parang baha. Alright mga katalong, at yan muna po ang ating update sa ating dagat dito sa baybay ng Bakawan at Buhay na Tubig. So maraming salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!